Awit ng papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno. Awit ng papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiriat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan ng aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon
ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaak, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping, kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaak si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bangsang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat paririto ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon! Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Wow! Ngayon po ay unang Biyernes ng Hulyo. Ako po ay na-miss ko ang 3 o'clock na misa natin, ano? Matagal-tagal ako hindi nakapag 3 o'clock na misa. Baka nakakalimutan ho ninyo, ang 3 o'clock na misa ng Biyernes ay ang misa ng dakilang awa. Divine Mercy Mass. Ipinagdiriwang natin, of course, araw-araw, minuminuto, oras-oras, inaalala natin ang awa ng Diyos. Pero lalo na ngayon, tuwing Biyernes alas 3, at tayo ay nagpapasalamat dahil kagaya ng aming sinabi dati, lahat ng koleksyon ng alas 3 ng Biyernes na Misa ay para sa mga disaster fund at social service fund natin. Sa oras na ito, hindi lang natin inaalala ang awa ng Poong Nazareno, kundi ibinabahagi natin, pinagdiriwang natin ang awa ng Diyos. Mga kapatid, unang Biyernes ng buwan. Sa kabila ng maraming nangyari, sa kabila ng marami mong ginawang pagkakamali, pagkakasala, eto ka na naman, nagsisimula ng isang bagong buwan sa awa ng Diyos. Kamusta ang buhay mo? Kalahati na po ng taong 2023, kamusta ang buhay mo? Lahat ng mga magsasabi na, "Father, masasabi ko ngayon, kahit mahirap, kahit maraming problema," lahat ng makapagsasabi na siya ay masaya
at kontento sa buhay niya, pumalakpak ng malakas. Pero, kaninang alas 5 ng umaga, tinanong ko rin yung mga nagsisimba. Ganyan-ganyan din. Maraming pumalakpak, pero kagaya rin ngayon, may nakikita akong parang nagdadalawang isip, pumalakpak. Talaga ba? Kontento ka na? Masaya ka na ba sa buhay na meron ka ngayon? Nung ako po'y nag-aaral pa sa seminaryo, sa pagpapari, meron akong isang sponsor. Nagpaaral sa akin. Ako po ay produkto ng pagpapaaral. Hindi namin kaya ng pamilya. Kaya yung tinutulong po ninyo, binibigay ninyong donasyon, marami pong mga estudyante ang tinutulungan ng Quiapo. Hindi lang taga dito sa Maynila, pati sa mga probinsya. Salamat sa mga tinutulong ninyo. Kung alam nyo lang, kahit magkano yung nilalagay ninyo, binibigay ninyo, marami na kayo napatapos at napapaaral na estudyante. Nung nag-aaral ako sa pagpapari, may nagpaaral sa akin, isang matanda. Alam nyo, sa kanyang katandaan, gusto pa niya rin niya magpaaral ng mga nagpapari. Nung ako'y pinag-aaral niya, siya ay nasa 90 plus na. Kaya pag dinadalaw ko sa buwan-buwan, ang pinagtataka ko, pagpasok ko ng kwarto niya, sasama ko ng caregiver niya, iiwan niya kaming mag-uusap. Pero pag nakita niya ako, umiiyak agad. Sabi ko, Lola, bakit umiiyak ka? Nandito na po ako. Sabi niya, Hans, bakit buhay pa ako? Sabi ko, Lola, huwag ka mag-alala. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka nakalimutan ni Lord. Kukunin ka rin niya. Pero sabi ko, Lord, wag mo muna kukunin ngayon. Ako ang kasama, ha? Baka pagtalikod ko, kunin mo. Ako mapagbintangan pa. Ako huling kasama bago mo kinuha. Alam niyo, siguro marami tayong mga kakilala sa pamilya, sa lugar natin. Yung mga matatanda na kuminsan ganyan ang linya nila. Mukhang nakalimutan ako ng Diyos. Kung may mga taong humihingi pa ng extension ng buhay nila, meron na rin matatanda talaga na nagtatanong, kailangan pa ba talaga ako dito? O nakalimutan mo na ako? Mga kapatid, sa unang pagbasa natin, narinig natin ang mahabang buhay ng mag-asawang ito, Sarah, Abraham. Narinig po ninyo, ilang taon namatay si Sarah? 127. O meron ba sa inyo dito gustong magkano'n din? Baka gumagapang na kayo. 127. Pero wag natin kalilimutan, mga kapatid, kahit matanda na silang tinawag ng Diyos upang maglingkod, naalala ninyo, si Abraham matanda na, si Sarah matanda na, tinawag sila ng Diyos. At sumunod sila sa Diyos. Kaya ang pagsunod sa Diyos, wala sa edad. Kayo ang bata, kayo na lang mag-serve. Total kayo, matanda na kayo, kayo na lang ang mag-serve. Hindi. Lahat tayo tinatawag maglingkod. May pananagutan. At tandaan natin, kahit matanda na silang tinawag ng Diyos, binigyan pa rin sila ng Diyos ng mahabang buhay. Kaya mga kapatid, hindi tayo ang magsasabi at magdidikta ng haba o ikli ng buhay natin at ng ibang tao. Walang sino man sa atin ang may karapatan na sumira at tumapos sa buhay ng isa't isa. Ulitin ko, hindi lang tumapos. Wala kang karapatang manira ng buhay ng iba. Dahil hindi sa'yo yan. Alam nyo, kahapon sa ating I-Thursday
feeding program ng Quiapo. Tuwing Webes ng umaga, yung mga kapatid nating nakatira sa kalsada, lansangan, simula tayo 65 kahapon, pang 16th na Thursday, 297 sila. At kahapon, bago sila pakainin, ang topic namin sa aming katisisim, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Tinanong ko sila, ano bang ninanakaw natin? Aba, hindi gamit ang sinigaw nila. Nakakagulat lahat sila, ang sagot nila, buhay. Alam nila yon. Kaya katulad ng paalala at pakiusap ko sa kanila, tayo rin. Tigil-tigilan na natin ang anumang nakasanayan, nakakatuwaan na nating gawain na nagtutulak sa ating gumawa ng masama at maging masama. Kapag inaabuso mo, kapag pinababayaan mo, kapag sinasaktan mo ang sarili mo, para mo na rin ninakawan ang Diyos. Ang Diyos na may-ari ng buhay ng tao. Kaya nga, ano ang sabi ng kanta? Totoo yun. Hiram ang buhay ng tao. Isang araw, hindi natin alam kung kailan, kung paano, pero isang araw, babawiin ng may-ari ang pinahiram na buhay sa iyo. Hahatulan tayo kung para saan at para kanino talaga tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Isang araw, whether you like it or not, mahaba man o maikling buhay, matatapos yan. Kaya walang dahilan na mag-away-away tayo, mag-agawan tayo, magpatayan tayo sa mga bagay na iiwan mo rin dito. Kaya ang ganda ng paalala ng ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo. Binibigay sa atin ng Poong Nazareno si San Mateo na gawin nating halimbawa kung paano tinalikuran, tinigilan, iniwan ni Mateo ang dati niyang buhay na masama. Nang tinawag siya ni Kristo, sumunod ka sa akin. Iniwan lahat ni Mateo. Lalong-lalo na ang kasalanan at kasamaan. Mga kapatid, kayong mga nandito sa loob, nandyan sa labas, nasa online, lahat tayong nagsisimba ngayon, kagaya tayo ni Mateo, tinatawag ng Poong Nazareno. Huwag kang matakot at madamot na iwan ang anumang relasyong mali, trabahong masama, ugaling mali at masama. Huwag kang matakot at madamot. Walang masasayang pag ang Panginoon ang mas pinakinggan. Palakpakan natin ang bawat isang nagsisimba ngayon. Kaya nga, ito ang dasal natin araw-araw na sana magawa nating piliin, unahin lagi ang Diyos sa harap ng iba't ibang tukso ng kasamaan. Maraming tukso sa paligid. Sa kabila ng maraming problema at pangangailangan, makinig po kayo. Please, wag na wag mong ipagpapalit at tatanggalin ang Diyos sa buhay mo. Hindi man laging pabor at ayon sa atin ng mundo, huwag nating kalilimutan, isang araw, matatapos at matatapos ang buhay na ito. Pare-pareho tayong haharap, hahatulan ng Diyos, hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong nagsisimula ang bagong buwan, magandang maalala mo. Walang nakakaalam, walang makapagsasabi kung hanggang kailan ka mabubuhay.
Kaya ang paggawa ng mabuti at tama, hindi pinagpapaliban. Ang pagtigil sa mali at masama, hindi pinagdududahan. Hindi mo rin masasabi kung hanggang kailan mabubuhay ang mahahalagang tao sa buhay mo. Kaya ang pagtulong, ang paglilingkod, hindi pwedeng sakana. You live your life one at a time. Ang buhay, hindi pahabaan, hindi patagalan. Ang buhay, pabutihan, patapatan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama at sabihin, Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Iyaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tignan natin ng may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga kapatid nating katutubo, ang mga bilanggo, ang mga nanghihingi ng kapatawaran natin at ang mga dapat nating hinga ng patawad. Ang mga kapatid nating may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ang mga walang makain at maayos na tirahan araw-araw. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayay kalob mo ay aming inaalay, aming hindi pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakilaman ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat sa bilayhay na palapad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Hanggat nabubuhay ka pa, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, patumbay
bawat nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko ang dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon sa mga gawain at programa ng ating simbahan ng Quiapo. Yung pong mga binibigay ninyong pinansyal na tulong sa ating parish office, sa finance office, maaari nyo po yung dalhin. At sa mga nagbigay at nagbibigay, napakalaking tulong po niyan para sa mga tinutulungan natin sa pagbili ng gamot, sa pagpapa-ospital, pagpapalibing, ang mga estudyanteng tinutulungan natin, ang mga kapatid nating nakatira sa lansangan na pinapakain natin tuwing Webes ng umaga, at ang mga kabilanggo nating kapatid, yung pong mga binibigay po ninyong material na tulong, dilata, noodles, bigas, sabon, tubig, yan po ay malaking bagay. Hindi lamang kapag may kalamidad. Binabahagi po rin natin yan sa iba't ibang simbahan at institusyon, hindi lang dito sa Maynila, maging sa probinsya. Kasama namin kayo sa pagtulong na binibigay natin. Salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Nagagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo'y aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay
isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, dinulwalhati ka namin.